good afternoon, good afternoon, maulang hapon. So, sakto nandito na tayo, pero biglang umulan. Ayan. So, kasama natin ang mga taga-Kuyapo. Pero mo uminggan to, pero taga-Kuyapo pa yung agent natin. Taga-Kuyapo kasi yung nagtimbre sa kanila at nakapag-asawa rito. So, 5 hectares ito. Pasture land at the same time. Ayan. Along Barangay Road siya. Mamaya puntahan natin yung Barangay Road niya. Dito lang tayo sa gitna kasi andito yung bahay ng contact natin. So, 5 hectares. May mangga na at least 9 mango trees. Tapos meron siyang kawayan. Meron siyang napakalapit na mountain view. Katabi nung binibenta namin dati na 16 hectares na mango farm. Pero hindi na siya... hindi na namin binenta kasi masyadong mawawala yung mga agent natin. Tsaka maraming mawawala. Ayaw niya magbigay ng commission pag may buyer na. Yun yung taong yun. So na-vlog ko na yan. Alam niyo na po siguro yun. So tara, punta natin tong property para po makita ninyo. So ayan yung property, masyadong madilim. Ayan. Yeah, mas maliwanag dito. So, sa part na yan, papunta po dyan sa mga Milina, yung, yan po yung part ng daan. So, dyan po siya nakadikit sa part na yan. Pupuntahan natin mamaya. Tapos, meron siyang kawayan. Ayan. Yung kawayan po. Tapos, merong mangga at least 9 pieces mango trees. Ayan. So, may mga bakod naman yung property. Pero, masyadong madilim. Ayan. Madilim po doon sa part na yun. Siguro mamaya, try natin ulit na videohan or sa drone. So masyadong madilim. Tigil muna natin. Medyo nag-ano. Pag dito sa part na ito, maliwanag naman. So at least mamaya ituloy natin yung video, mga sir, mga madam. Puntahan ko lang yung mismong Barangay Road po niya. So ayan, tara puntahan natin. Ayan, itutuloy ko na yung part na ito. Dito sa part na ito, kasi yan yung bako doon, natumba na. Yan yung part na boundaries niya dito sa side na ito. So tinuloy ko na kasi andito na ako eh. May payong naman ako. Ayan. Madilim talaga dun, kung dun sa part na yun. So mamaya natin i-video yan. Pag medyo maliwanag dyan sa part na, puntahan muna natin yung daan. So yung daan, puntahan natin. Ito yung boundary. Ginadaanan ko. Bakod po ito. Dito sa left side. Ayan, bakod po yan. So ayan naman yung mismong property. Ayan. Pag ganyan siguro maliwanag, kaya madilim pa rin. Kasi yung ano ng araw. Ayan. Against the light dun sa part na yun. So puntahan natin yung mismong pinaka Barangay Road niya. So ito yung ito kasi yung part na, pero ito at yung dinaanan ko hindi po dun sa part na yun. Yung may bakod dun sa may Milina. Yan. Tapos yung mangga, yun po yung boundary. Umikot lang ako, yan yung boundary niya. Tapos nagpaganon siya, pa diretso doon. Ayan. Sensya na kayo, umuulan. Andito na kasi ako. Kaya kailangan kong ma-i-vlog. Ayan. So makikita naman ninyo, mga sir. Ayan yung part ng property. Nakidaan muna tayo. So yung kawayan, yung sinasabi ko kanina. Tapos itong mangga, kuha po doon sa property. Ayan, kuha sa property po yan. At alam ko naman itong ano na to eh. Kaya lang, syempre, papasend ko lang yung title nito. At yung presyo kasi, sinasabing 170 per square meter ng ating mga kasama. Pero, sigurado lang natin. So ayan, ganyan po yung daan niya. Ito na yung Barangay Road niya. So ito yung Barangay Road. At the same time, yung daan kasi nakuhanan sa lupa, kaya nagkaroon ng daan. So ito yung mula dito sa may mangga. Ayan. Mula dito sa may mangga, lumalakas yung ulan. Papunta po dito sa lokasyon ng property. So po, nandito na kasi ako sa gitna eh, kaya hindi na ako kabalik dun sa bahay nung kasama namin. So ito, mayroon pang konti dito. Itong konting rice lang na ito, konting-konti lang naman. Yan, nakasama pa dun sa ating
property na inaalok. So ito yung kanyang frontage, puntahan natin. Siguro at least ano ito, nasa I think 100 meters mahigit eh yung frontage nito. Kasi dati ko na itong napupuntahan. At yung kuryente naman mga at least kwan lang to. Mga 50 meters from the property. So ito naman kasing mga kuryente ngayon hindi pa yata nakakakuha dito sa part na ito. Ayan, grabe yung ulan. Mag-isa pa naman ako. Ayan o. So balikan na lang natin, balik tayo kahit malayo. Kasi hindi rin natin makita masyado yung liwanag ito. Pag ganito, maliwanag pero patras na tayo. So tara, katahan ko lang yung kwan nito, yung pinaka boundary niya. Medyo kambuti na lang may gimbal tayo para at least hindi ganun kaan. So andito pa rin tayo sa frontage niya, around 100 meters frontage. Ito nasa 100 meters below, sabihin natin 100 meters below kasi malayo pa eh. Ito kasama pa itong rice land sinasabi nila. Ayan. Kasi ano siya, gumitna. Ayan kasi, oh, tingnan nyo. Parehas, hindi makita mamaya. Pagbalik natin, mas maliwanag. Ayan. Ayan, kasali pa yan. May konti kasing nakuha dito sa part na yan. Ayan. So, andito na tayo sa boundary ng property. Ito yung pinaka boundary niya kasi ang boundary niya is yung 16 hectares na nai-vlog ko na dati na mayroong mango trees na 500 pieces more or less. Pero ngayon ano na siya. Kumbaga kunting-kunti na lang. Lumakas ng ulan, biglang lumakas ng ulan mga sir. Ayan, dito na ako, mahirap bumalik doon. Tinanggalin ko malayo. Ayan. So, nandito na tayo sa boundary. Ito yung boundary niya. Ayan, yung boundary. Ito po yung pinaka-boundary ng property. Itong poste na yan. Ayan. So, ayan. So, ayan po yung kanyang boundary. Ayan, yung boundary natin. Ayan po yung property. Ito po yung property. So, biglang lumakas ang hangin. Hindi ko na ititigil para makita yung gano'ng kahirap. Kasi nandun, malayo na ako dun sa mga kasama ko. Kaya, biglang gumus yung ulan. Eh, malayo na ako. So, ito. So, at least marami din yung mangga niya. Ayan. Pag tumigil na lang yung ulan, papaliparan ko ng drone. Mamarkahan ko na lang po. At least yung frontage niya, alam nyo po siya na meron siyang frontage na 100 mahigit. 100 meters mahigit along cemented road from barangay road po ito na cemented road ay around sabihin mo na 200 meters. So from naman dun sa barangay hole ito ganun din 200 meters. So meron siyang siyam na mangga ayon sa ating mga dating may-ari kasi sila lang yung nagtimbri sa ating yung dating may-ari na. So ayan, hindi natin makuha ng maliwanag pag ganyan, no? So balikan natin mamaya. Grabe yung buhos ng ulan, biglang bumuhos. Buti na lang may dala-dala po tayong payong. So ayun. Ganda naman ito. Ito naman yung pinapasukan ng caretaker ito. Ito yung pinapasukan niya actually. Ayun. Papunta doon sa kubo niya, may kubo siya eh. So balik tayo doon sa ayun, sana magustuhan nyo po ito dito sa bayan ng Umingan, Pangasinan. May sukat po ito na at least 5 hectares more or less or 50,000 square meter more or less along Barangay Rough Road. Nandito na yung kuryente at least mga alam ko 50 meters from yung pinagkukuhanan. Pero yung
poste ng kuryente nandito mismo sa mismong line ng property. Nga lang, nakikita ko hindi pa sila nakakuha. Kasi tulad nung nakikita nyo yan, yung line ng kuryente na yan, doon kumuha, doon sa sinasabi kong pinagkukuhanan ng source. So, mga around 50 meters from here. So, malapit na rin po, napakalapit. So, sana magustuhan nyo po ito. Dito sa bayan ng Humingan, Pangasinan. Mayroong siyam na mangga ayon sa ating seller. Ay, sa dating seller. Kasi pinapabenta rin sa kanila ulit ng nakabili. So, ayun. Buti na lang medyo mahina-hina na yung ulan. Tingnan nga natin kung medyo okay na dito pag dito siya. Ano. So, ayun. Sana magustuhan nyo po ito dito sa bayan ng Humingan, Pangasinan. Presyo nito na sinasabi is 170, pero tulad ng sabi ko, isigurado ko lang po sa ating mga kausap. 5 hectares. Rolling type. Balikan ko mamaya yung rolling type niya. Ayun. Stay tuned muna kayo dyan, mga sir, mga madam. Ayan. So, tatlong titulo ito. Seller name naman. At electronic title na ito, mga sir, mga madam. So, ayan. Ayan po, maulan talaga. So, ang gandang tingnan. Pala pag ganitong maulan din at maliwanag yung video. So ayan, binalikan na natin kasi wala nang ulan. Ganito po yung ating property. So may paulan-ulan pa rin konti, pero at least maliwanag na po. Hindi na po siya ganun kadilim kanina. So ulitin ko, ito ay 4.8 hectares lamang. So 170 per square meter. Sabi ng seller natin fixed price, pero syempre pag makakausap niya ang mismong buyer at magkakausap ang mismong seller, mag-iiba naman po ang usapin. Pero sa ngayon po, ang masasabi ko lang is 170 per square meter. Sa capital gain tax, pag-usapan daw po ninyo. At the same time sa agent fee, sagot naman po nila. So maganda ito na property kasi pasture na din, residential area na siya. So napakaganda po nito sa yun, sa part na yan, yung mga boundary niya. Ayan. So mamarkahan ko na lang sa drone, at least napaliparan ko po ito ng drone. At maganda naman itong location ng property ngayon lang. Siyempre heli type siya, slope. So may mga part siya sa palalim, at doon po yung kanyang rice land. Meron siyang maliliit na rice land sa taas, meron ding rice land, pero magandang gawin yun na residential area kasi tutok siya sa poste ng kuryente, pero sa ngayon wala pa akong nakikitang kumuha doon ng kuryente. So ang pinagkukuhanan ng kuryente ay nasa 50 meters from the property. From barangay hall kasi ito, nasa 200 meters lang more or less. Ganun din sa cemented road. Pero possible yung road nito, malapit na po siyang masimento. Yan, yan po yung rice land niya. At the same time, yung boundary niya, mamarkahan ko na rin po. At ang boundary niyan is yung 16 hectares na mango farm. At 150 pesos per square meter yon. Pero mahirap kasing i-alok yun kasi nga wala. Wala mga, hindi po isasali ang agent sa pag maihanap mo ng buyer. So magkakaproblema din po kayo, kaya wag na lang yun. So, sana magustuhan nyo po ito dito sa bayan ng Humingan, Pangasinan. So, mix ito na combination of small rice land and pasture land. Mas malaki yung pasture land niya. At the same time, maluwang naman yung kanyang residential. So, yung muli, maraming salamat itong lingkod agent Joel. God bless you all.